Life is gonna be great. Can't you see I just raised the scene? I am a lot. Life is gonna be great. Can't you see I just Monday at nag-get ready ako dahil Monday is grocery day. So mga nagtatanong ang aking sunscreen, ito po ang aking sunscreen which is from Shiseido. Hindi ako nag-moisturizer pag umaga dahil yun yung sabi ni RC. Kung napanood nyo ang vlog ni RC, makikita nyo na makinis talaga yung mukha niya. Totoo po talaga ang chismis na makinis si RC. Usually, nag-lip balm ako first, pero nakalimutan ko. So, ngayon ako mag-lip balm after ng aking sunscreen. Ito ang gamit ko, Carmex, dahil meron siyang SPF 15. Lately, feel na feel kong mag-ayos. Hindi ako tinatamad. Magkikilay lang ako. Ito yung aking gagamitin from Maybelline. But first, i-brush ko muna ang aking eyebrows. Wala kasi akong ibang salamin kaya pagpasensyaan yun na. Meron lang kami dito. Itong sa CR namin. Diba? Tada! Tapos ako magkilay. For sure, kung nakita nyo na yung vlog na uploaded today, may kita nyo kung ano yung mga ginagamit ko pag nagkikilay ako. Isa din to sa pangkilay ko. From Anastasia, brow gel to siya. Bigay to sa akin ni Ate Mile nung birthday ko. Meron to siyang kasama, deep brow pomade, pero hindi ko ginagamit yung pomade pag gusto ko lang na natural yung brows ko. Maglalagay ako ng brown eyeliner. Gusto ko itong brown dahil naglalagay siya ng illusion ba na medyo may pagkamaliit yung mata ko dito sa dulo. Meron ako ditong itim, pero pag ginamit ko yung itim, lalo lumalaki yung mata ko. So, ito na lang brown. Oo, diba? Alam niyo ba, namimiss ko talaga yung curler ng Nichido. So far, yun yung pinaka-bet ko na eyelash curler. Then, ito yung aking nilalagay from Essence. Wrong spelling pala yung Essence ko. With C pala to siya. Kala ko with S. Waterproof mascara, pero hindi to siya waterproof. Nag-smudge to siya. Ang mahal kasi ng mga mascara. Oh, pack! Then, mag-lipstick ako. Ito yung lately ginagamit ko na paboritong-paborito ko. Ito pala ang Happy Skin Love Marie Shut Up and Kiss Me Moisturizing Matte Lipid in the shade. Ano ba shade na ito? Hindi ko alam ang shade. Ito ba yun? 02BJ. Bigay ito sa akin ni Sis Jo ng birthday ko. Thank you, Sis Jo. Hi! And I'm ready. Maglalagay lang ako ng mga accessories. Pag naliligo ako, tinatanggal ko siya dahil sobrang dainty nito. At takot ako baka mawala ko siya sa shower ba. Baka masabit sa buhok ko, tas mawala. Nasayang. Regalo pa naman to sa akin ni Nico. Nawala na kasi ako ng earrings while naliligo. Kaya dinatanggal ko na siya. Pero natutulog ako na may earrings. Pag-iipunan ko yung earrings na nakita ko dun sa jewelry shop. Diamond siya. Maliit lang siya na diamond. Pero maganda kasi siyang iparis dito sa earrings na binigay sa akin ni Nico. So pag-iipunan ko yun para mabili ko siya. Hindi na ako maglalagay ng blush. Last time naglagay ako. Pero this time, hindi ko feel maglagay. So hindi ako maglalagay. Susuklay lang ako then mag-ready. Hindi nga pala ako naligo na binasa ang buhok dahil once or twice ko lang binabasa yung buhok ko in a week. Sabi nila para healthy ang buhok. Nag-half bath lang ako everyday. I'm ready na to go out. Ready na din siguro si Uma. It's ready 10:08. Alis na ako. I hate the gas.
Working in a church of old, she was ballin', yeah. I get that bag in a double it. We got the heat, yeah, we bubbling. Heard all that talk at enough. Married the game, I'm in love with it. Came with that work in the stash. Like, baby, I'm up in my bag. I can't believe baby so mad. My baby, she looking so bad. Lil' mama, I just wanna ball. So I had to give it my all. They praying on me that I fall. But they don't be getting that call. They say for the flex, no, it's facts. I put that weight on my back. I'm counting this money regardless of what you been doing. I'm getting these racks. It's the life that we have chose. I live this life while you just talk about it. Put my money where my mouth is and I keep it silent. Speaking of my name and I just can't allow it. Working in a church of the whole team is ballin', yeah. Andito na kami sa bahay, kakarating lang namin. Pag-esensya niyo yung buko eh. I-haul ko lang saglit ang aming mga napamili. First, pumunta kami sa Norma. Makita nyo naman sa montage. Meron kaming kunuhang brochure. Dito nakalagay yung mga sale para next week. Britsen at saka sticks or anong tawag dyan. Basta ganito siya. Same lang yan siya pero ito siya straight lang siya. Britsen stange. So, Britsen sticks. Tapos, bananas para to kay Nico. Sa akin naman, itong croissant na may choco or nougat. Tapos, ito kay Uma to. Triangle na apple yung palamang. Kakainin ko yung sa akin ngayon. Wala pa akong breakfast. It's already 12. Hindi ko lang alam kung sakto itong relo ko dahil nagluloko ito. Automatic kasi ito siya tapos nagde-depend siya sa pulse at saka sa galaw-galaw. Sobrang tagal ko na hindi ito nasuot. Almost a year na din siguro na hindi ko ito nasuot. Kaya kailangan ko siyang suotin at hindi hubarin para masanay siya ulit. Anyway, back to the haul. Kumuha si Uma ng grapes para to sa kanya. Eto, naka-sale to siya kaya kinuha ko. Para sa amin to sa itaas. Eto, pang-dinner namin mamaya. Steaks to para mamaya. Eto is with pepper. Tapos, eto ay na-marinate siya sa paprika. Or sa bell pepper. Paprika kasi tawag dito. Strawberry jam para sa akin. Horseradish na spread. Or ang tawag dito, basta ganito siya. Or radish. Hindi ko alam. Meritish. Sana yung tawag dito. Then, kumuha ako ng ground meat. Gusto kong mag-adobong beans na may ground meat. Lastly, ito, kochinken or ham para sa pang-dinner namin bukas. Ang nabayaran ni Uma doon sa Norma is 27.22. Then, pumunta kami sa Mayneto. Kumuha ako na itong Be Ready na Nutella. Feel ko lang kahit ayaw ko na sa mga chocolates. Tapos ito, naka-sale to siya doon sa Neto at papatikim ko to sa tiyuhin ni Nico. Baka gusto niya to. Mahilig yung tiyuhin ni Nico sa chips since natikman niya yung Doritos na sweet chili. Yun na yung gusto niyang kainin. Kumuha ako na itong kamatis, pang sinigang. Apples, para to kay Uma. Meron akong mangga dahil bumili ako ng Saturday ng bagoong. So, kakain ako na ito mamaya. Pero ilalagay ko muna to siya sa ref para mag-crispy siya. Ito naman, sausage to siya na medyo maanghang. Isa to sa ingredients para bukas sa aming dinner. Kumuha si Uma ng mga beer. Apat ito para kay Nico. Si Nico umiinom ng beer pag weekend. Ito, Primitivo na dry para to kay Uma. I think red wine yan siya. Champignons. Isang malaki tapos isang maliit. Kumuha si Uma ng kanyang yogurt. Gusto niya daw matry. Meron siyang tuna fillet, potato salad. Kumuha si Uma ng tatlong butter. Ito para kay Nico, sausage salad. Ito naman is apple mousse. Hindi ko alam kung anong tawag na ito sa English. Apple something. Apple jam? Hindi din jam.
Basta iba to siya. Tapos, eto, garbage bag. Last but not the least, etong magazine. Ang nabayaran ni Uma is 35.15 cents. So, yun lang naman ang mga napamili namin. Ways to sumag naman. I'm especially thankful. Bigyan ko si Uma ng kamatis. Meron pala kaming tinapay na binili sa bakery para to kay Nico bukas. I-arrange ko lang to lahat sa pantry ni Uma. At aakit na din ako sa itaas nila. Nagugutom na ako. Ikakain ako doon. Dito na ako sa apartment. Kakatapos ko lang mag-arrange ng mga pinamili. Kakain na ako dahil nagugutom na ako. Ito pala ay yung milk tea na binili ko nung Saturday. Nainom ko na to kagabi. Tapos yung half, nilagay ko sa ref. Tapos ito na siya. Mayroon din siyang pearl dyan. Masarap siya. Hindi siya ganun katamis. Parang feeling ko mas masarap to kesa doon sa binibili sa store. Doon sa city. Tapos ito. Nakapaghugas na din pala ako ng kamay. Sobrang dry ng kamay ko ngayon. Ngayon ta. Feeling ko baho to. Hindi ganun ka-fresh yung lasa niya. Ang sarap ng milk tea. Gagawa lang ako ng reels para sa Quintas na galing sa Pearl Lust & Co. Wala naman kaming agreement na gagawa ako ng extra postings para sa Instagram or sa ibang social media. Wala naman siyang condition na ganun. Para sa akin, gagawin ko yung part ko na makapagpasalamat kahit sa social media lang. Sobrang ganda nung jewelry na binigay nila sa akin. Kung hindi nyo pa yun napanood, li-leave ko yung link sa description box. Yan o, chocolate. Ang sarap. Magluluto ako mamaya ng sinigang. Late talaga yung relo ko. It's already 1:03 p.m. Tapos ang aking relo ay nasa 12:35 pa. Kabuang. Hindi ko lang talaga alam kung kailan to magno-normal. I can't cap, simmer down, we know that you not like that. You came out this way, so you might as well stay for the vibes, peace and quiet. Ain't this what you dream of when you close your eyelids? Picture perfect, super vibrant. We can press rewind, we can take it from the top. I be on my grind, you know I don't ever stop. We came at a vibe, don't be blowing up the spot. Tell me where your mind at, I'm tryna get the drop. Andito kami sa bahay, sumama ako sa kanila. First time ko rin makita ang first floor na maayos na yung CR. So, mag-house update tayo. Oh! Look at that! Nakabit na yung pintuan ng master's bedroom. Hindi ko muna ito galawin dahil hindi pa siya tapos. Baka masira ko. Ayan! Nice! Tapos, eto na yung aming... yung aming bathroom. Wow! Tada! Wala pa yung mga something dyan. Wow! Nakabit na siya. Ito yung pinili talaga namin na merong shield dyan o anong tawag dyan. Yung blurred ba? Wow! Nice! Nakabit na din siya. Hello! Ah, ito din. Nakabit na din. Pero hindi pa gumagana. Ito din yung pinili namin na merong takip dahil natatakot ako maglinis. Napapasukan kasi yan siya ng alikabok pag walang takip. Natatakot ako. So, ayan. Merong takip. Char! Hii! Pag totally tapos na to siya, lilipat na kami ni Nico. Hindi na namin aantayin na matapos lahat ng mga i-renovate dito sa bahay. Ito na lang yung inaantay namin para makalipat kami dito. At saka yung aming master's bedroom. Ang galing! Ang ganda namin CR! Excited na ako dyan! Hindi pa ito nasimulan, itong magiging walk-in closet namin. Pero ito, nakabit na.
yung pangpintuan. Ang pinto dito, same lang dito. Pinili namin na yung first floor, same ang mga pinto. Ayan, para magandang tingnan. Walang ganap dyan sa itaas. Tingnan natin sa baba. Doon sa ground floor. Nandito pa din yung Christmas tree namin. Ang Christmas tree namin, nandito pa. Tada! Hindi pa naligpit. Hindi ko alam kung kailan ko ito maliligpit. Pero hindi na ito natatanggal. Ilalagay ko lang to sa garahe na nakatayo na talaga. Hindi ko na yan tatanggalin. Tada! Tingnan nyo naman yung itsura ko. Sobrang dungis ko na. Ito yung ginawa ko. Tinatanggal itong finishing. Kailangan yan siyang tanggalin para mag-finishing ulit. Ito lahat dito. Tapos nagawa ko din siya doon. Saan? Nagwalis ako dito. Then, yun naman. So, kailangan unahin dyan. Pupunta dito sa hagdanan. Uuwi na kami. Tapos na kami dito at ang nagawa ng tiyuhin ni Kuz. Tada! Ayan siya. Tapos yan siya. At ang shower. Tadain! I'll trade my pillow for your company. You know I'd find a window of opportunity to paint a rainbow of silk and call it serendipity. You can drop my motorcycle and all will be forgiven. It's a celebration, so I lift you off the ground. Not only me falling this time around. As the ocean glows like we're in a movie. You got so much sand on your body when my hands be moving softly. Nandito na kami sa bahay, kanina pa. Doon kami kanina sa apartment ni Uma. Pagkadating namin dahil nag-dinner kami kaagad. Gusto kong kumain ng kanin. Pagpasensyaan nyo na pala na malikabok pa yung mukha ko. Dahil kakain muna ako bago ako mag-shower. Nakapag-handwash na kami doon kay Uma. Gusto ko kasi kumain ng kanin na yan. No? Second dinner. At ito yung aking ulam. Tada! Sausage. Ang sarap na itong sausage na to. Ito yung sausage na pinapalaman ko lagi sa tinapay. Ngayon sa ang init ng kanin. Yung dinner kasi namin kanina, yung steak na nabili kanina tapos yung potato salad. Gumawa din si Uma ng cucumber salad. I bet kong kumain ng kanin. So, ayan, second round. Kanina, di ba, croissant lang yung kinain ko. Gusto ko sanang magsinigang kanina pero hindi ko nagawa. Dahil nag-edit ako ng vlog. Sabi ko, since late naman na, hindi na lang ako magluluto. Bukas na lang pang lunch ko. Si Nico hindi mahilig sa sabaw. Yung tiyo ni Nico, nakain ng sabaw pero ayaw sa gulay. Pag may nakikita sa mga gulay-gulay, naiinis siya. Parang nawawalan siya ng ganang kumain ba. Iba yung feeling ko pag hindi ako nakain ng kanin sa isang araw. Nabubusog ako pero sobrang dali kung magutom ulit. Parang yung feeling na, ano ba, hungaw? Eh, hungaw siya ba? Hungaw sa paminaw. Comment nyo kung anong Tagalog ng hungaw. Sa mga Bisaya dyan na alam yung hungaw na word. Paki-comment please. Kakainin ko sana ang mangga. Kaso gabi na, baka sumakit yung chan ko ba? Bukas na lang. Bukas for sure, sobrang crispy na yung mangga. Excited ako with bagoong. Maglalaway tuloy ako. Yan, busog na ako. Ito yung feeling na gusto ko, yung busog talaga ba? Para hindi ako maagang magutom. Na-prepare ko na din ang baon ni Nico para bukas. Gagawin ko na lang, prepare ko ang saging, tapos yung snacks, carrots niya. Sarap. Wala naman akong gagawin. Prepare ko na lang yung snacks, carrots ni Nico. At saka saging. Tapos tubig niya. Pagpasensyaan nyo na kung may tinga-tinga kayo nakikita dyan. After kong mag-prepare sa babaunin ni Nico bukas, mag-half bath na ako. And then, natutulog na.
So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Kaya lang, cheers! Good night! Ampeng!